Mamaya nga. Salamat sapagkat ang aming dalawang paa ay inyong dinako upang umawit sa inyo, upang umuri sa inyo, upang mag-aral ng inyong mga salita. Salamat sapagkat sa isang buong linggo, naroon ang inyong kabutihan, naroon ang inyong biyaya sa aming buhay. Lord, maaaring nagtukulang kami, Panginoon, patawarin mo kami. Sinisil mo kami sa pamagitan ng dugo na dadanak sa krus ng Kalbaryo, dugo ni Kristo. At hayaan mo ang Banal na Espiritu na siyang maging dakilang tagapagturo namin sa gabing ito. Amin mong pinagkatiwala sa inyo lahat sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. And we believe that you are God that is almighty. You are powerful God. And continue to empower us, the Holy Spirit, O Lord. Empower our heart, Panginoon, na sa bawat pagsubok, bawat kalungkutan, i-renew mo ito at palitan mo ng kasiyahan. We are so thankful that we know you, that you are our God, at na meron kaming kapayapaan, kasiyahan, Panginoon, sa aming buhay. We bow before your presence at ikaw lamang ang aming tinataas at pinababa ang aming sarili. Continue to guide sa aming mga patiran na on the way sila upang makasama namin magpuri sa inyo. We just thank you and pray in Jesus' name. Amen. Marina po tayo sa po. Ang Holy Spirit po ay lagi na po natin natatalakay na isa siya sa mga persona ng Godhead. No? So, si God the Father, si God the Son, at si God the Holy Spirit. Although si God the Father at saka si Jesus Christ lang ang laging narinig natin, no? At yung Holy Spirit minsan nakalimutan na. Kahit sa panalangin, kahit sa preaching, ay binabanggit, pero hindi lagi. Pagkat ang sikat ngayon talagang si Jesus Christ na. Si Grace na, buti wala pa dito si Grace. No? Ngunit alam nyo, yung Grace po, hindi lamang si Jesus Christ yung nakapaloob sa Grace. Ang Grace, yun po yung unmerited favor of God, na ito po ay talagang kabutihan ng Diyos. So, dahil ang ating Panginoon, ipinadala si Jesus Christ, no? Yun yung kabutihan niya, yung grace. Pero hindi mangyayari ito kung yung grace hindi po mangyayari, tandaan ninyo. Yung grace hindi mangyayari kung wala po ang Holy Spirit. Kasi kung hindi nilubluban si sino pang si Mary nang nilooban. Nilukuban. Pinuntahan na lang marami yan. Nilukuban ng Holy Spirit ay hindi mag-manifest si Jesus Christ as man. No? Kasi napakalaga yung manifestation ni Jesus Christ.
yung pagiging niya manifested as man, hindi as man love. Kasi iba yung man sa manifested as man. Kasi we believe that Jesus Christ is 100% God and 100% man, human. Dahil siya ay nagugutom, siya ay napapagod, at siya rin naman ay, kung meron tayo, emosyon. But isa lang wala siya, yung sinless ng ating Panginoong sa Kristo. So, the Holy Spirit is very important na maunawaan natin siya kung anong persona meron siya at ano ang ministeryo ng Holy Spirit. Kasi this time, ang Holy Spirit na yung faithful guide natin sa atin at sa church. Oh? Kung iniisip ninyo ang church ay itong building, hindi. Dahil tayo yun. Tayo yung church na... Sino po nakakalam dito sa church na ibig sabihin? Ito po ang church. No? Iba siya kapag sinabi mo may building. So, church building na yun. Ang church, yan po ay mga save. Amen. So, kamay ng mga save. Amen. Okay, save siya. Baptize. Amen. Baptize. Ito po ang pangalaga ng church. Sa Gregorian Ecclesia, ang church ay save, baptize, believers. Na dala-dala natin yung Ebanghelyo ng Panginoon. Alam niyo po ba yung Ebanghelyo ng Panginoon? Ano po yung Ebanghelyo ng Panginoon? Yung Gospels, yung kanyang salita na siya ay namatay, at nabuhay. Nilibing, at nabuhay muli. So, yung Holy Spirit sa ngayon, siya yung nag-guide sa atin, sa church. Now, when Jesus Christ ascended to heaven, ipinatala niya yung Holy Spirit sa atin para maging guide. Hindi lang siya guide. Kasi Holy Spirit, He is our faithful guide. Our faithful guide, no? So, sinasabi dito sa ating tinatalakay, o dito sa ating sinusundan, knowing Christ, we should learn about the Holy Spirit. And as a Christian, meron na tayong new life. E napaganda po na church natin, New Life Christian Church. But iilan tayo dito ang may tunay na buhay talaga. Amen? Malungkot isipin, pero iilan kaya talaga sa atin dito ang tunay, ang pamumuhay Kristiyano. Amen. At sinusunod ang nais ng Banal na Espiritu. Matalakay po natin yan. Pamaya. There is much to learn about the new life you have in Christ, that God give you the Holy Spirit to guide and direct you. So si director natin, ang dinedirect niya musika. No? At kapag hindi alam nung MC na singer yung mga chords, si director ang mag-chords. So ganoon yung Holy Spirit. Sometimes we do not know how to pray. Sino po rito nung bago pa maging Kristiyano ay alam na lahat may nalangin? Hindi, di ba? Bago pa tayo nag-change, na-convert as Christian, yung gawain ng Holy Spirit, siya po yung mag-guide at mag-direct sa atin. And how to say, what to say, what to do. As Christian, bumaba ang Holy Spirit na napakahalaga po ito. Ang Holy Spirit napakahalaga na kilalanin natin siya sa ating buhay. It's not just about God. Okay, very important about God the Father. Very important Jesus Christ, kilala natin. But ang Holy Spirit kaya nananatili pa ba sa puso nating mga Kristiyano? Kasi ang nag-minister sa mga panahong ito, ang Holy Spirit. Papel po ng Banal na Espiritu na tayo ngayon ay gabayan niya sa ating pakikinig sa salita ng Panginoon, sa ating pag-worship, sa ating mga spiritual mga activities. Ang Holy Spirit ang siyang nag-guide sa atin. Papel po ng Holy Spirit ang panahon ito. If you are to live a life pleasing to God, it is very important for you to embrace the ministry of the Holy Spirit in your life. Kung sabihin, yung Holy Spirit, no, napakahalaga sa ngayon. Dahil ito tayong mga tao, malaman natin ang ministry ng Holy Spirit sa buhay natin. Kayo ba ay may puso? May puso tayo. Ang Holy Spirit ay nasa puso ninyo.
At malaman natin kung paano natin ma-please yung Holy Spirit sa puso natin. Kung tunay ba ang Holy Spirit na sa puso ninyo? May mga patunay na sinasabi ng Biblia that if you have the Holy Spirit, you live in spirit manner. Spiritual manner, no? As Christian. At investigahan po natin, may investigation pa rin dito. What does the Holy Spirit do in religion? 2 Thessalonians chapter 2, verse 13. Sino po mani magbasa? 2 Thessalonians 2:13. Ang mga ginagawa ng banal na Espiritu sa kaligtasan. Meron din siyang role, hindi lang si Jesus Christ. It's not just about dying of the cross. Meron din siyang role, may papel din ng Holy Spirit. Sina the Father may papel, ang Holy Spirit may papel, Jesus Christ lalo na ay meron po papel. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Amen. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. But we also thank God always for you, brothers and sisters, loved by the Lord, because God chose you from the beginning for salvation through sanctification by His Spirit and faith in the truth. Okay. So, sinasabi dyan, kailangan tayo magpasalamat sa ating Panginoon lagi. Sapagkat, mga kapatid na minamahal, sa pagkahirap sa inyo ng Diyos, buhat pang masimula sa inyo ikaliligtas, sa pagpapabalal ng Espiritu. So, yung role ng Holy Spirit, siya yung nag-sanctify sa atin. Yung sanctification. Sanctification. Alam niyo po ba yung sanctification? Yung holiness? Holiness. Tingnan natin na yung holiness. Okay. If you are true Christian, you have Holy Spirit. Amen? Amen. At yung Holy Spirit, siya po yung nag-sanctify sa atin. Ano yung sanctification? Holiness. Yung kabanalan. Kabanalan. So, makikita tayo ng tunay, ang bunga ng tunay ng pagkaligtas. It is not just this word saved. No? Okay, you have this word assurance saved. Yes. But what is your fruit that you are being saved? Na may past tense ka na. So, babagsak yan dito sa yung sanctification ng Holy Spirit na holiness ay may bunga po siya. Nakikita yung bunga. Nakikita po yung bunga. Now, if you are Christian, matagal ka na Kristiyano, tapos yung pag-sanctify ng Holy Spirit sa'yo, hindi holiness, hindi ka banalan, magtanong ko sa sarili mo, kapatid, ligtas ka ba? Hindi. Nakukuha niyo po ba? Amen! Amen. So, ang ginagawa ng Holy Spirit, no, before the creation of this earth, before the foundation of the world, before God created all, God choose us, God choose you. Ako ay pinili ng Diyos. Ikaw ay pinili ng Diyos bago pa niya nalangin itong earth, sanglibutan. Bago pa niya nalangin itong bagay. God choose us. Okay, open ko po yung mind ninyo about Calvinism. Kasi napatay, malalim po siya. Pero kunti lang. Kunti lang. Hindi lang to. Oh. Ating Panginoon, pinili tayo noong una pa man because God is powerful. He knows everything. Future fast. Pati mga pangyayari pa, He is all-knowing God. Noong bago pa nalangin lahat, pinili na tayo ng Diyos, ikaw, ako ngayon, natunay na ligtas sa pamagitan ng mga bungaw na nabanalan ko sa Holy Spirit, sanctify you. Pinili na tayo ng Diyos sa pamagitan ng biyaya ng ating Panginoon sa Kristo. Did you accept Jesus Christ as your Lord and Savior? Amen. So, noong pagtanggap mo sa biyaya ng Diyos, bago pa man lalangin ng Panginoon sa libutan, ito yung basehan niya, yung si Jesus Christ. No? Alam ng Diyos kung sino po tatanggap sa Kanya. Alam ng Diyos. All-knowing siya. Bago pa niya lalangin ang sanlibutan, alam niya na ikaw ay maliligtas. Ngunit ito ang kagustuhan mo na maligtas ka. Why? Because you choose salvation. And by the sanctification of the Holy Spirit, you prove that you are saved. No? Ano po ang ano dyan verse? Sa Galatians, tingnan mo natin. Galatians 5:10 ba yun? 5 verse 10 ba yun? 22. Kahinahunan, pagpipigil sa sarili, kapalitan. Sige. Ano po ang mga bunga ng holiness, ng sanctification? Love. Love. Okay. Peace. Joy.
pipigil sa sarili, pahinahunan, suffering, ano pa? Kindness, goodness, self-control. Sinabi, ano? Basahin natin sa Bible, Galatians chapter 5. Parang ang Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa limbong mga bata. Amen. So, pag ikaw po Kristiyano, meron ka pagpipigil. Amen? Amen. Amen. But, ganito, okay. Nung naging Christian ka, okay, we understand yung mga bagong Christian. Pagpalagay lang natin na ano pa lang siya, yung bagong convert pa lang siya. Gatas pa. Yung gatas pa, hindi natin mapipilit sa ganitong kahuliness. Tama ba ako? Amen. Kasi nasa proseso pa nga sila, sinasabi nila. Pero kung Christiano na kahit sa 5 taon, sabihin na natin 3 taon. Ito, medyo matagal na to. Ito, Christiano na 3 taon. Tapos hindi ka makitaan ng holiness, napabanalan na nakasulat lang bunga ng mga espiritu na nakasulat dito, baka hindi mo tunay na tinanggap ang Panginoon. Naalala niyo po ba ako? Natanda niyo ba? Naintindihan niyo po ba ako? Amen. Sa Kristiyano ngayon, naglalasing ka pa, na alam mo naman na bawal, at hindi mo natitikman ang Hebrews chapter, ano ba yun? 12 verse 6 to 8. Tama ba ako? Hindi na Sapagkat ikaw'y nagpapakilalang kayo'y inaari na ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi tinuwid na kanyang ama? Kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay di gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak kundi mga anak sa labas. Hindi natin ito, Christian. Pag may nakita kayong Kristiyano, matagal na nakikilala sa Diyos at magpupulong-pulong sa inuman, itatak nyo sa kukunti natin. Itatak natin sa kukunti natin. Hebrews chapter 12 verse 6 to 8. Sa labas. Ang tunay na ligtas ay sumusunod talaga sa Diyos. Hindi siya, hindi niya sasadyain ang kasalanan. Iba yun eh. Iba yung may conviction ka. Anong may kasalanan? Pigil na pigil ka talaga. Magawa mo man siguro, talagang marami na kung ano. Hindi, labanan. Labanan. Maray pang labanan na nangyayari. Maray pang labanan. But, I cannot see their heart. Di ko sila nahusgahan, ha? Pero ayaw lang po sa Biblia, sa pagkasabi sa Biblia, yun po. Dahil, yung sanctification ng Holy Spirit, mamumunga ito, eh. Hindi pwedeng walang bunga yung ano mo, yung salvation mo. Dapat may fruits po. Lagi po sinasabi, yung isang puno, lahat ng mga puno ay may bunga. Paano naman tutubo yung puno kung walang buto? Amen? Nakita naman kayo, puno na walang buto at bigla sumibol na lang. Wala. Lahat ata ng puno, lahat ng mga tanim sa mundong ito ay may bunga. No? How can you fruit your faith if you're dead? If your work is dead, no? Paano mo patunayan yung tunay yung pananampalataya mo, hindi mo makikitaan sa gawa mo. Kaya, salvation takes action po. Magkasama po ito siya. Action. Kasama dyan siya sa sanctification. Yung bunga ng Holy Spirit o holiness. Action. Amen? Tuloy po tayo. Now, kung may tanong po kayo, okay po tayo. Saglit na naman tayo. What should control those who belong to Christ? What does the Holy Spirit testify about with your spirit? Romans chapter 8 verse 9 to 16. Romans chapter 8 verse 9 and then verse 16 po pala. Sino po muna magbasa? Romans chapter 8. 9 to 16.
9 and 6. Saka 16. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Amen. Number 1. Ang tunay na ligtas ay nananahan ang banal na Espiritu sa kanya. Ang tunay, ang sabi niya, diba? Pakiulit po. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Okay, ganito yun eh. Kung ikaw, Christian, mapuposes ka ng Christ-like character. Nakakitaan mo, di ba? Amen. Hindi man just 100% na Christ-like talaga tayo. Pero makakitaan tayo. Dahil ang katunayan na tayo ay mga anak ng Diyos, ay nandito ang Holy Spirit sa atin. The Holy Spirit itself, prove that we are the sons of God. If we, kung makakitaan tayo ng kabanalan at pagsunod po sa ating Panginoon. Ye are not in the flesh, but in the Spirit. So, that the Spirit of God dwell in you. If anyone have not the Spirit of Christ, he is none of this. So, verse 16, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Now, kung wala ka nga namang sanctification ng Holy Spirit, paano mapatutunayan na anak ka nga ng Diyos? Amen? Nakuha niyo po bang gusto sa sabihin? Sige, sis. Masasabi bang anak pa pa rin ng Diyos kung doon sa sinasabi sa Galatians 6:22 na love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, mga ganun. Paano kung dalawa sa doon ay kulang sa isa? Okay, ganito yan. Wala na po tayo sa low. Dito na tayo regulation. Okay, low and grace na po yung pinaglalabanan natin. Magandang tanong doon, sis. Okay. Ang sinabi ko dito, makakitaan ng bunga. Hindi ko sinabi na mag-perfect ka sa bunga. Nakakuha niyo po ba? Amen. Wala po ko sinabi na mag-perfect ka sa bunga. Sino po perfect sa inyo? Romans chapter 3 verse 10. Wala po. Wala akong perfect. For all of sin and comes with the glory of God. But, sabi nga dyan, you must bear fruits. You must. Makakitaan ka, hindi ka magiging perfect. Lahat. Amen. Because you cannot follow that. Kayo po, masusundan niyo ba yung Ten Commandments? No. Doon pa lang sa hindi magsisinilin. Doon pa lang sa magdala. Kaya nga pinadala po yung grace eh. Nandito sa bahag, ako Sir James, So, iba na po ang panahon natin ngayon. Time of dispensation, yung Old Testament po, yung law ang batayan ng ano nila, salvation nila. Kaya ang hirap sundin ang mga Israelites. Kaya po ang ginawa ng Panginoon, pinadala niya si Jesus Christ, nagiging grace na tayo ngayon. Ang batay ng kaligtasan natin, grace. So we cannot perfect the fruits of salvation. Hindi ibig sabihin na hindi mo natupad ng isa, ay hindi ka naligtas because walang perfect sa atin. Ang sinabi ko po, makakitaan tayo ng sanctification, holiness may nangyayari, sa ating buhay. May nangyayari. May nangyayari. May nangyayari. 10 taon pa na, gano'n ka pa. Opo, 10 taon na. Wala pa rin. Wala pa rin. Wala nangyayari. Kailangan, may mangyayari magbago. At baguhin mo yung sarili mo dahil nais ng Diyos na magbago ka. Hindi ko nais. Nais po ng Diyos na magbago tayo. Okay na sis? Yung tanong mo? Okay. Tuloy po tayo. So kanina, ang tanong doon, what does the Holy Spirit testify about? The Holy Spirit itself testifies with our Holy Spirit that we are God's children. Ang banal na Espiritu mismo ang makapagtutuo tayo ay mga anak ng Diyos because we live in godly manner, we live with the Holy Spirit. At ano po yung church na to, Holy Spirit filled. Amen. Amen. Lord, fill us with the Holy Spirit. Lord, fill us with your Holy Spirit. Empower us, empower our heart with the Holy Spirit because napaka-importante ang Holy Spirit. And madeserve natin sa puso natin, manatili sa puso natin yung Holy Spirit. Now, sa Acts chapter 1, verse 8, kapag ka may nagunahan po kayo, magtanulog po kayo. Acts chapter 1, verse 8, nag-promise ang Panginoon, Jesus Christ sa atin.
How will this promise come about? What are the results of this promise? Sabi sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power, the Holy Spirit is coming to you. Okay, we are talking about the power. Ano po yung power? Dunamis. Dunamis. Amen. Dunamis yung power. When Jesus Christ pumunta sa langit, sabi niya, the Holy Spirit will come unto you, and you will receive power, and you will be my witnesses. Ang pinag-uusapan dito yung witness. Witnesses. Dinawin ko lang po yung power. Baka naman po yung power natin eh, talaga yung pabuhay na ng patay. Hindi po yan. Hindi po lang. Hindi po yan. Iba to. Dinawin ko natin. Yung power na sinasabi dito, yung dinawin sinasabi dito, we are witness. Hindi tayo yung bas witness, ha? Ibig sabihin, witness tayo. Tayo yung mga saksi na si Jesus Cristo namatay, inilibing, at nabuhay ng muli sa pamagitan nitong Biblia. Hindi man natin na-witness sa mata, literal sa mata, nandun ka na namatay si Kristo, ngayon sabi ng Panginoon, mapalad ka. Na hindi mo nakita siya, naniniwala kang totoo siya. Amen. Amen. Sinabihay mo siya sa puso. Ano? So, yung power ay, nag-usapan dito yung witnessing. No? Kasi nag-usapan din natin dito. Yung pouring ng Holy Spirit sa Pentecost, iba rin po yun. Amen. Dito pa tayo sa power. Sa Romans chapter 1 verse, ano po yung power na sinasabi ni Pablo? Romans chapter 1 verse 16, pwede po makipasa. Chapter 1 verse 16. Hindi ko ikinaghihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Sapagkat ikaw ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. Unay sa mga Hudyo at ganun din sa mga Griyego. Ano po yung kapangyarihan ng Diyos? Gospel. Gospel, no? So yung power, nung umakyat si Jesus Christ, bumaba yung Holy Spirit, yun yung gospel na tayong mga witness kapag nag-share tayo sa isang tao, tumanggap sa Panginoong Kristo, galing sa kanyang puso bilang Diyos at nagpagligtas, papasok yung power. That is the power of salvation. First to Greek and then first to Jew and then also to Gentiles. There are many manifestations of the Holy Spirit, lalo ng Pentecost, no? So, unang magpakita ng bilang papel ang banal na Espiritu, nag-worship sila, then the Holy Spirit came down in fire, nagsalita sila ng ibang wika, speaking tongues. Saka pa lang unang yun. No? Meron pong naniniwala na meron pa rin. Meron pa rin naniniwala na natapos na. No? Marami pong mga ganun, pero dito po tayo sa gospel. Alam po natin pag-usapan yung mga hindi natin. Alam yun ha. Maraming mga doctrine is believed, but we should focus on gospel witness. The Holy Spirit give power to us na magibigang witness tayo. Hindi witness of remain, witness na si Jesus Cristo ay namatay na buhay na muli para tayo ay maligtas. So yun po yung ministry ng Holy Spirit. Definition ng power sa atin. The power of gospel. Hindi power na fam. Tumba. Fa ang nakalakad. Fa ang bulag na nakita. Meron pong ganun. Pero hindi natin i-condemn yun, ha? Kasi it's God. Additional lang. Yung power sa nabi ni Pastor, additional lang po. There's boldness. Hindi ka nahiyan na i-share yung gospel. Andun sa puso nakikita yung pag-share mo ng gospel ng Panginoon. Hindi mo siya kinahiya. Andun yung puso mo na i-share sa isang tao na maligtas siya. Amen. Yun yung power. Nararamdaman mo yun. Yun yung power. Isang tao yun. Pero ako po naniniwala din na there's a healing. It is power also. Yes. Kapag we pray and then sa may mga sakit, then we pray seriously sa Panginoon. Lay hands. Sa Bible yung healing. Yes. But also the power of our minister of the Holy Spirit. So dito po tayo nag-focus kasi sa knowing Christ. Yes. Gospel for you. So, eto na, patuloy po tayo. Kaya niyo pa ba? The Holy Spirit is abiding in you. 1 Corinthians chapter 6, verse 19. The Holy Spirit cleanses you. Ang dami po yan. Yung Banal na Espiritu ay nandyan sa inyo. Gumagabay po sa atin. At yung Banal na Espiritu, siyang naglilinis sa atin. 2 Corinthians 2:13. At yung Banal na Espiritu, ang siyang nagsisilyo sa inyo. If you are true saved Christian, you are true saved believer, ito po ang mangyari sa atin. Ephesians chapter 4, verse 30.
hindi ko nakasama sa Bible study namin dati. Ano yung sa ceiling pass, Pastor? Ceiling? Ephesians chapter 4, verse 30 po yun. Huwag ninyong dilutan ng tighati ang Espiritu Santo, sapagat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Amen. Tatak tayo. Ang banal na Espiritu. Sealed na pala tayo. May sealed tayo. Hindi na pwede. Hindi na pwede. Pinagkawain-ari na sa atin. Hindi na pwede magpatatak ulit. Huwag na kayo magpatatak ulit. Dahil ang kalala Espiritu ang tunay na nagpatak sa atin. Baka magpapatatak pa kayo na ibang tatak. Ibig sabihin, yung assurance of salvation, ang tunay kang tumanggap sa Panginoon, nakitahan ka ng sanctification, holiness, fruit of the Spirit, fruit of your salvation, no? Yun yung selyo mo. You are being sealed by the Holy Spirit. Huwag po kayo maniniwala pag sinasabing ligtas naman ako na eh, kaya pa nang gumawa ng masama, patay tayo dyan. Patay ka! Patay ka! Huwag niyo kong malingan yung baptist po ako, pero hindi po ko naniwala na kapag saved ka ay talagang saved ka na. No? Yeah, pero patay mo magtatanong na yan. Hindi naman nagawa ng masama. Pero kumbaga wala rin ginagawa para sa panunuhalhati. Not bearing fruits. Okay. Kasi pag hindi siya nag-bear ng fruits, maaaring hindi siya tunay na tumanggap sa Panginoon. Kasi sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, no, nabasa natin dyan, na kapag tumanggap ka sa Panginoon, okay, hindi yung kabutihan yung basihan. Okay, gumawa siya mabuti. Self-righteous kasi yun eh. Yung self-righteous, ikaw yung maguhit sa sarili mo. Sabihin mo sa sarili mo, mabuti naman ako eh. Hindi ko na kailangan lumalahati sa Diyos. Okay, ganito. Sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, sabi doon, by grace through faith, you are saved, not of works. Malinaw po, di ba? No, hindi nagtatapos doon. Kasi sa verse 10, tayo ay mga lalang ng Diyos. Mga lalang tayo ng Diyos, niligtas tayo ng Diyos. Yung pagtanggap natin sa Ebanghelyo, bago pa lalangin ng Diyos ng sanlibutan, yung basihan ng Jesus Cristo, kung sino tumanggap, maligtas, no? Ay mamumunga tayo ng mga mabuting gawa. Mabagsak pa rin po yung sanctification. Amen. Oo, mabagsak pa rin yun. But, ang tanong kung ligtas o hindi, no? Kung hindi siya nagpupuri sa Diyos, hindi siya tunay na ligtas. Kasi ang tunay na ligtas, tinanggap si Jesus Cristo sa kanyang buhay, pupurihin si Jesus Cristo. Amen? Mabigyan natin ang kulalatian sa pagpupuri sa Kristo sa sarili mismo natin. Basahin natin sa Ephesians chapter 3, verse 21. Ephesians chapter 3, verse 21. Sumakal niya ang kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo, Jesus, magpakailanman. Amen. Saan magpupuri ang ating Panginoon? Sa Iglesia. Sino pang Iglesia? Tayo. Tayo. No? Paano mo magsabi ang tunay ng ligtas kung hindi ka magpupuri sa Diyos? Yun ang isang mga prueba ng kaligtasan natin, ang pagpupuri sa Diyos. Sapagkat sa Iglesia, ikaw at ako na umaawit, doon mo magpupurihan ang ating Panginoon. Sabihin nila, tama kami, Iglesia ni Kristo. Kaya hindi kayo magaligtas kasi hindi kayo Iglesia ni Kristo. Partay tayo. Partay na naman tayo dyan. No? Hindi po ibig sabihin nun. Iglesia ni Cristo tayo. Yung saved, baptized, tandaan niyo po yung saved, baptized believers. Sabi natin together to carry out the great commission of the Lord Jesus Christ to witness God's power. Great commission. Great commission for salvation. Ano naman? Yung sa ano, mapapapurihan natin ang Panginoon sa pag-awit. Sa pag-awit kama natin mapapapurihan ang Panginoon. Pag-awit ko na. Pag-awit natin. Pag-awit. Okay. Okay bro, awit. Okay. Napupurihan natin ng Diyos sa awit. Hindi lang. Sa panalangin. Sa panalangin. Sa paggawa ng mabuti. Na kahit wala si pastor, eh, gumawa ko rin mabuti. Kasi ang mga Kristiyano, pag wala ang pastor. Ibig sabihin, takot sila sa pastor makita sila, pero sa Diyos hindi na natatakot. Sino ba ang mas malakas? Sino ba ang mas mapangyarihan? Ang pastor o ang Diyos? Ang Diyos. Pag makita na ang pastor, pwede naman lang bugbugin yun eh. O,
Bugin na natin. Tapa kayo eh. Sisira pa kayo sa preaching ko. Sa preaching. Meron niya. Meron ko. Kawawa naman. Pero nakakatakot yun. Mapurihan natin ang Diyos sa awit, sa panalangin, sa buhay po natin. Maraming paraan ang pagpunin ng Diyos. Pero paano pa kapagpunihan? Spiritual way of kaliwanan natin. Okay yan pa din na rin. Ako pa, sige, mamaya na akong tatanong, Pastor. Tapos yung gano'n lang po ito. The Holy Spirit guides you, the Holy Spirit bring about the character of Christ in you. Tingnan ninyo, isa rin gawain ng banal na Espiritu na talhin ang ugali ni Kristo. To be like Christ. Na daladala natin ang ugali ni Kristo. Ano po ugali ni Kristo? Until death, you become humble. Mahalaga ito, tanda natin. Mapag-tinsa natin ang Panginoon sa Kristo. Kahit tinukso siya ng Satanas doon sa desert, hindi siya patukso. Amen? Kung mayroong sojo doon sa desierto, sabihin ni Satanas, Panginoon, Jesus. Itong sojo doon yung mga kakula. Parang kaginomin mo, hindi ka malasing. Lahat na siguro na tukso, ginawa kay Satan. Na ginawa ni Satan. Kay Jesus. Ngunit si Jesus Christ, hindi talaga siya nagpatukso. No? Ngunit, tayo naman, bilang mga Christians, maraming tukso. Pero, sabi ko po sa inyo, iiwas po talaga tayo sa tukso. Kung hindi nyo malayan ang tukso, ay kayo na lumayo sa tukso. Kasi sabi nila, tukso layuan mo ako eh. Hindi naman lalayo ang tukso, nandiyan layo yan. Oo. Nandiyan lagi ang tukso. Kaya ikaw po ang lalayo sa tukso. At number 6, number 1, the Holy Spirit abide. Number 2, the Holy Spirit cleanses. Number 2, the Holy Spirit sealed. Number 4, the Holy Spirit guide. Number 4, the Holy Spirit bring characters of Christ in you. Number 5, the Holy Spirit gives you freedom. May kalayaan kayo. 2 Corinthians chapter 3, verse 17. And last but not the least, the Holy Spirit empowers you for your victorious living. Minsan, parang talo tayo. Isipin natin, parang mahirap ang Israel. Parang talo, pero hindi. Dahil ang tunay na pamumuhay bilang Kristiyano, it is a victorious living. Handa po natin yan. Matagumpay tayo na namumuhay sa mundong ito dahil magkasyano tayo. Mm-hmm. Romans chapter 8, verse 9, binasa natin kanina. At sa verse 13, sa verse 9, if any man have the Spirit of Christ, but ye are not in the flesh but in the Spirit, if the Spirit of God dwell in you, the Spirit of Christ is in you. Verse 13, for if you live after the flesh, you shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Ikaw ay magubuhay, magtatagumpay. Sapagkat ang mga buhay kayo ng ayon sa laman ay mga matay kayo. Ibig sabihin, kapag ka walang banal na Espiritu sa buhay sa laman, mamatay ka. At lagi ko sinasabi, dalawa kamatayan. Kamatayan physical at kamatayan spiritual. Ang pagdurusa sa impyerno. Natapat, kung sa pamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa na laman, tanda natin ng Kristiyano, patayin natin yung mga gawa na laman. Amen? Amen. Yung pagdibidibis yun, paninibubuho, yung paglalasingan, pagsisiraan, hindi igawain ng Kristiyano eh. Patayin natin. Ibig sabihin, tigilin natin yun. So, natapat kung sa pamagitan ninyo ang mga laman, upang kayo ay mga bubuhay. Christian, if we follow God's word and we have this fruit of spirit, we shall be victorious. Amen. Matandaan po ninyo yung ministry of the Holy Spirit. At siya ngayon ang faithful guide natin at siya po ngayon ang nag-administer sa church po natin. Brad Edison, apo, yung tanong mo, tuloy na natin. Tuloy siya ko. Ay, sa akin lang, halimbawa, Pastor, may isang scenario. Halimbawa, mayroong isang taong kriminal. Yung talagang, ano na siya. Yan, kung saan ay parang, kung titingnan natin is talagang na siya, masamang tao na. And then, andun na siya sa punto na mamamatay na. Yung ano na siya, agaw buhay na. And then, halimbawa, nangyari sa sa'yo, lumapit sa'yo at undas pati tinanggap niya si Jesus Christ. Nagsisi siya. So, sa
di ba sinasabi sa Bible na kapag tinanggap mo si Jesus Christ na ano, you are saved. Diba? Saved pa rin pa siya. Siya ba yung masasabi natin yung 100% saved? Hindi natin siya nakita ng ano, ng sanctification at holiness. Okay, meron yan. Napaganda. Thank you, bro. Thank you. Yung mga tulong nila, napakakanda.